Huwag tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tanghali na pala. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong tanghaling ito, atin pong aalalahanin ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga mahal natin sa buhay na may karamdaman. Kasabay po ng ating pananalangin para sa kanilang dagli ang paggaling, atin din pong alalahanin ang mga may sakit na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers. Kasama po nating ipinapanalangin ang lahat ninyong intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong tanghaling tapat na ito. Ganon din po yung mga sumusulat sa atin at humihingi sa atin ng mga panalangin. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan. Ang ating mga nagawang pagkukulang, humingi tayo ng awa. Magpakumbaba tayo sa Diyos at hingin ang Kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong idinangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hinihiling naming kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mabababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagkatiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babilonya, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo.
Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yung pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umawit silang nilikha sa langit, ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas, walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas, ang Diyos na tagaligtas. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ang ahas at uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ang kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kasama ko po si Father Hiner de Castro ngayong tanghaling ito. Siya rin po ang nagmisa kaninang umaga at mga ilang misa na rin ang kanyang pinangunahan nitong mga nagdaang araw upang mag-mission appeal sa ating lahat. Kasi po ang kanyang parokya ay nangangailangan na maiparepair ang kanilang kumbento, hindi lang ang kumbento, kundi ang kanilang sacristy at ang kanilang parish hall. Kaya bilang pagpapahalaga sa gawaing iyan ng simbahan, tayo po ay inaanyayahan na matutong magkawang gawa. At hindi lamang magkawang gawa, kundi
Kung titingnan natin ang unang pagbasa, tayo rin ay inaanyayahang magpakumbaba at magtiis sa ating araw-araw na pamumuhay. Ano ang kahalagahan ng lahat ng ito? Bakit kailangan nating tumulong? Lalo na kung ang ating itutulong ay ibabawas pa natin sa ating pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Bakit kailangan nating magtiis sa masama na ugali ng ating kapareha? O sa masamang ugali ng inyong kapitbahay? Bakit kailangan niyong tiisin ang lahat ng ito? Bakit kailangan niyong magpakumbaba sa taong nagkamali sa inyo? Ano ba ang kabuluhan ng lahat ng ito? Bilang tao, maaaring ang pagpapakumbaba ay daan para masave ninyo ang inyong pamilya. Bilang tao, pwedeng ang pagtitiis ay daan din para masave nyo ang isang relationship na inyong iniingatan. Kahit nga sa kalooban ninyo ay sasabog na kayo. At bilang tao, maaring ang pagpapakumbaba o ang pagkakawang gawa ay pamamaraan ninyo upang kahit papaano ay makatulong sa ibang tao, lalo na sa inyong mga kaibigan. Ang mga ito ay may kabuluhan hindi lamang bilang tao. Ang mga ito ay may kabuluhan hindi lamang bilang social being na mayroong tinatawag na relationship sa iba. Minsan ang mga ito ay daan para mas palaguin pa ang ating pakikipagkapwa. Pero tatandaan natin mga kapatid, na hindi lamang tayo tao, hindi lang tayo social being, tayo ay Kristiyano, tagasunod ni Kristo. At ang pamantayan natin dapat, kung bakit tayo ay hindi lamang, o kung bakit tayo ay nagpapakumbaba, kung bakit tayo nagtitiis, kung bakit tayo nagkakawang gawa, ay hindi lamang para palaguin ang ating pakikipagkapwa, kundi lalo tigit upang maging kahawig ni Kristo bilang kanyang tagasunod. Ngayong tanghaling ito, ang paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa ay itaas ang antas ng ating pagpapahalaga. Magtitiis tayo, hindi lamang sapagkat pwedeng ito ang mag-save ng ating relationship bilang tao, kundi magtitiis tayo alang-alang kay Kristo at sa ating paniniwala sa muling pagkabuhay. Magkakawang gawa tayo sapagkat hindi lamang ito hudyat ng ating pagtulong sa ating mga kaibigan at sa ating kapwa, kundi ito ang nagpapaganap sa atin bilang Kristiyano, sapagkat ito ang utos ni Kristo. Magpapakumbaba tayo sapagkat yan ang modelo ni Kristo na siyang ating sinusundan at pinaniniwalaan. Ngayong tanghaling ito, yan po ang paanyaya sa atin, ang itaas, ang antas ng ating pagpapahalaga, hindi lamang bilang tao, kundi bilang Kristiyano. At sa bawat ginagawa nating yan, hindi lamang tayo ay humahakbang palapit sa Diyos, hindi lamang tayo lumalapit o nakoconfigure ang ating sarili sa pagka-Diyos ni Kristo. Tayo rin ay nagbabagong anyo at tumatawid sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Ibig sabihin, sa bawat pagpapahalaga o sa pagtataas ng antas ng ating pagpapahalaga, nagiging kahawig tayo ni Kristo at napapalapit tayo kay Kristo na siya nating sinusundan. Yan ang panawagan sa atin ngayong panahon na ito ng Easter. Yan ang panawagan sa atin ngayong ang ating Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Ano ang kabuluhan ng ginawang pag-aalay ng buhay ni San Marco sa mata ng mundo? Wala. Pero dahil sa mataas niyang pagpapahalaga,
sa kanyang naging pagtawag bilang tagapagpahayag ng mabuting balita. Naging makabuluhan nito dahil ito ang naging daan para siya'y maging kahawig ni Kristo. Ito ang naging daan para siya'y mas mapalapit kay Kristo. At doon tayo inaanyayahan. Katulad ni San Marco, na ngayon ay ang kapistahan na ating ipinagdiriwang, naway tumaas din ang antas ng ating pagpapahalaga. At hindi lamang maging pagpapahalaga natin ay yung makataong pagpapahalaga. Tatandaan natin na hindi lamang tayo basta tao. Tayo'y tao na Kristiyano. At bilang Kristiyano, ang pagtawag sa atin ay maging kahawig at masundan si Kristo. At doon natin binibigyan ng kahulugan, ng mas malalim na kahulugan, kung bakit tayo nagtitiis, kung bakit tayo nagpapakumbaba, at kung bakit kailangan nating magkawang gawa. Sa bawat ginagawa natin yan, nakaka-gain tayo ng puntos papunta sa kiniroroonan ng Panginoon nang nagpakilala sa atin na mabuting pastol na siya nating dapat sundan. Nasa na tayo sa ating pagsunod kay Kristo? Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha ngayong aming ipinagkakapuri na si San Marco sa iyong dinadakila, tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihahain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pagitan na iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Marcos, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala. Sala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa
tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan ti Leo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon, kami malalakbay sa Kanya'y dumudulog. Si Jesus lamang ang tangi namin sa kapayapaan ng buong sansinukong. Tanggapin mo't gawing tinapay ng buhay pagkain sa aming kaluwa at katawan. Tanggapin sa amin ang kalakasan. Purihin ka, Diyos, amang lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Samahin ka, Diyos, amang ay magdiriwang
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Iman karapat dapat kami maglalakbay, tanggapin mo ang payag na lay sa panalangin ng aming reyna at ina. Dalhin kami kay Jesus ang aming buhay. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inumin ng bibigay sa amin ang kalakasan. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang ang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pwede niyo pong ipadala ang inyong tulong sa parokya ni Father Hiner sa pamamagitan po ng kanyang GCash number o GCash number ng parokya at bank account ng parokya. Maraming pong salamat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng, dasalan, nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularan ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Haleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristong ating hari at manunubos. Haleluya.